birthday sa inyong mga bossing. Ngayon, papakita ko lang sa inyo yung mga toys dito sa ating shop, sa Diaron na ito. Ayan. Medyo nabawasan na sila kasi katapos ko na mag-line. Ito po yung ating mga toys. Okay. Tapos meron dito sa likod. Yung sa likod nito. Ayan. Ito yung mga ibang mga toys natin. Okay. May mga malalaki, may maliliit, may mga rare, may mga mahal, may mura. Simulan na natin mag- tour. So, ayan. Okay, sisimulan ngayon natin dito. Atin. Kung makikita nyo, etong sa taas na to, ito yung mga full collection namin. Ito yung mga items na hindi namin binibenta. Full collect lang siya. Pero yung iba rito, tulad nito, ayan, binibenta ko yan. Saka itong Studio Ghibli na si No Face at itong si Princess Mononoke ng Ghibli rin. Studio Ghibli. Tapos meron pa tayo dito sa taas mga boss. Kung makikita nyo ito, itong Gundam na to para siyang gawa siya sa wood. So, i-customize rin tayo ng toys. Gawa ko lang rin itong Gundam na to. Way back 2018 pa yata. Ginawa ko lang yun siya. Meron tayong DeLorean ng Back to the Future. So, isa sa mga favorite kong movie kasi Back to the Future. Kaya, nahihipan kong kumuha ng DeLorean. Tapos, meron tayo dito mga rare figures ng mga rare Gashapon. Medyo pricing nga lang siya. 2.8 po ang benta ko sa ganito. Pero kung sakaling may mga naghahanap nito, just PM us on Yaro and Neko sa Facebook. Tapos itong baboy na to. Itong baboy na to, alam ko sa Monster Hunter siya. So, yung baboy na yun ay binibenta ko for 1,700. Ako na rin nagtattoo sa kanya. Naglagay ng mga tattoo, drawing, and then kinulayan natin yung kanyang crown ng kulay gold. Tapos meron tayo rito mga kasama nila Shrek. Itong mga to, mga McDonald's lang to. Pangkumpleto ko lang dito si Shrek. Ito yung Shrek ko. So ito yung una kong Shrek na figure. Ayan. Galing yan dun sa isang seller din na tropa natin. Yan ang una kong nakuha. Then ito sumunod si Puss in Boots. Tapos the rest, yan sumunod na sila. Tapos meron tayong Transformers sa likod. Si Optimus Prime. And then, itong Gundam na to. Ayan. Sa wife ko yung Gundam na yan. So, eto naman. Meron tayo ritong si Bumblebee. Pero Hornet yung pangalan niya dito sa box. So, I guess hindi siya official na Transformers. Pero, maganda kasi tsura niya. So, kaya ako siya. Ito rin, isa rin ko sa mga binili ni binigay sa akin ng isang manang friend ko. Figure siya ng Spawn. So, ganda niya. Pagdating naman dito sa taas, meron tayo rito man, Pirates of the Caribbean. Itong Pirates of the Caribbean na ito ay binibenta ko for only 2,500. Ayan, 2006 siya. 2006 ang kanyang year. So, sa mga naghahanap ng Hunter x Hunter, meron rin tayo rito. Ito yung ating Hunter x Hunter. Puzzle nga lang po ito. Ayan. So, may gusto na ito, PM nyo lang kami for 1,300. Puzzle po na Hunter x Hunter. 300 pieces. Ayan. Ito, baka po naabutan nyo ito. Ito po ay si Sakura Wars. Ito yung kaibigan ni Sakura. Si Erica. And then ito yung medyo luma na rin na si Akasuking Chacha. Akasuking Chacha po natin is binibenta po for 3,500. Sa mga gusto ng itong figure na to, just PM us. Balik tayo dito sa loob ng cabinet. Isa-isahin natin. So, ang laman nito, itong
Conan na nagbibiyolin. Ito, bihira itong Conan na nagbibiyolin. So, limited na rin siya. Ang bentahan niya sa Japan ay almost 5,000 to 4,000 pesos. 1,000 to 5,000 pesos. Pero ito, mura ko lang siya nakuha. And then, kinip ko na lang siya. Hindi ko na siya binenta kasi mahal talaga pala ang bentahan nito. So, parang rare na, mahirap yung tinabi ko na lang. Tapos, meron tayo dito ng sigilid, yung kulirid niya yun. Yan yung kaibigan ni Bendante. So, siya si Erd. Alam ko si Erd ang pangalan niya. Tapos, ito si, siyempre, si Roy Mustang ng Full Metal Alchemist. Collection to ng wife ko. Ito rin, yung kapatid ni Roy, ni Edward. Ayan, si Edward at si Alphonse. Actually, meron akong video nito. In-unbox ko yung Alphonse na yun. Please do watch our video about the, ano, itong si Alphonse. Tapos ito yung mga slayers natin. Ayan, yung si Reina ba yan? O Princesa. And then itong si Lina, yung inverse. And bihira na rin tong figure na to mga bossing. So, yung mga 4 keeps na lang namin siya. And then ito naman yung build dandy natin na laging pinag-iinteresan ng mga buyers to read. Napakaganda ng build dandy na to. Yung build dandy na to ay may kasama siyang umbrella or payong. And tinabi ko lang siya dyan. Tapos dito, sumulan natin sa maliliit. Itong maliit na to na si ito, si yung umiiyak na yan na parang bubuyog. Si Hatch ang batang bubuyog yan. Kung mapapanood nyo yan, kung napanood, kung naabutan nyo yan sa channel 2, yun si Hatch ang batang bubuyog. So, very memorable yung scene na yan, kaya kinuha rin ng wife. Tapos, ito si yung nagbabasa ng lion na yan. Wala naman siyang particular na character. Nakita ko nang ang ganda kasi niya. It reminds me of myself. Naka-ashi, naka-salamin, nagbabasa ng lion. Tapos ito, may very ano na rin, nostalgic lang rin yung itsura kasi ng kerubin na or parang statue ng bata na umiiyak. Magandang pandiorama sa garden. Sa mga scene na merong garden or parang vintage feel, ganyan. Tinago ko siya. Tapos itong robot na to, alam ko Saturn yan or vintage robot na rin, pero wala naman siyang markings, tinabi ko lang. Nagagandaan kasi ako kaya tatabi ako ng mga. Pero tapos ito naman, syempre itong ating Heidi. Si Heidi, isa yung kaibigan niya, naging jowa niya, issue. Tapos ito sa, ito naman alam ko sa Dragon Quest yan. Tapos meron tayo rito ng ito si Jody Abbott ata ito, si Jody Abbott or si Anne of Green Gables. Itong baka na to, hindi ko siya kilala. Tapos meron dito sa likod yung raccoon. Raccoon Rascal ba yan? Yan, maganda rin yan. 90s na rin siguro yan, kaya pinamit na namin. Mostly yung collection namin dito is yung mga 90s. Siyempre, hindi rin na one-up nandyan. Na pag binubuusan mo na mainit, papalit ng anyo at malamig, ganun din. Ito naman si Rockman. So sa mga mahilig dyan sa mga 90s game, Rockman, mga Mario, ayan, mga retro games. Si Rockman, ginawa ko lang to made of hard resin. Tapos meron tayo rito siyempre si Takore. Takore, ayan. Si Tondeki Man ay gawa rin niya sa hard resin. Meron tayong 3D printer dito, so meron din akong video about the 3D printer, pwede nyo reviewin. At ito nga pala si classic na Peter Pan, ayan, bumaba sa bintana. Medyo mataas ang kuha ko dyan, pero okay lang rin. Kung nagko-collect ka talaga yun, kahit gaano ka mahal, kukunin mo para lang makomplete or masatisfied yung feeling na meron ka. At least meron ka ng item na yun na
gustong gusto mo. So ito si Tom Sawyer. Tom Sawyer yan. Alala tayong Huckleberry King. Tapos meron tayo dito, ito yung, ito yung alalay ni Captain. So siya si Smee. Matatandaan niyo sa channel ito, laging tinatawag ni Captain Smee. Siyempre ito yung iconic scene. Iconic scene ni Lion King na tinaas na siya dun sa bundok. Tapos itong mga to, hindi ko masyadong kilala, pero kinolect ko siya kasi yung mga cute, yung kabote saka yung mamot. Tapos meron tayo rito yan, sa Land Before Time si Littlefoot. Yan, meron din tayo rito si Captain Hook. Yan si Captain Hook. Then ito yung mga Street Fighters collection ko. Meron ako ditong articulated na Chun-Li, pero hindi po siya hindi siya official or hindi siya authentic. Mga isa sa mga pinakaluma kong collection ko na nagsisimula pa lang ng collect. Then meron tayong Street Fighter dito na si Ken, si Ryu. Ryu na Hakbas. Napakaganda ng ganyan dito. Meron din tayo dito na napakaganda ng pagmumukha na si Morgan. Pero pag sa game, bubugin kayo. Ito yung Sakura natin. Articulated tong Sakura. So meron din ako ditong yan, Chun-Li na articulated. Same sila ng linya ng Sakura na to. Tapos meron din ako na itong batang to. Itong batang to, kasama yata itong ni Lina Inverse. Pagkakaano. Collection ng Red. Siyempre meron tayong Vega. Poging si Vega. Si Vega. Meron tayo rito. Ito si Kami. Ito si Kami. At ito naman si King Kai. Itong King Kai na to ay isa sa mga pinakamatatagal ko ng figure dito. So, nagpupunta pa lang kami sa mga event. Binili ko siya sa event ng figure na to. Way back, alam ko 2014 pa ata. Basta matagal na siya. So, that time, mga paunti-unti lang mga toys ko. So, hanggang sa dumami. Tapos, itong unggoy, individual ko rin yung binili. So, kung may King Kai, syempre, dyan si Bubbles, yung Ugoy. Tapos dito naman tayo. So, isayin natin yung mga Street Fighters, no? So, meron tayong Sanjeev, binugbog. Meron tayong Blanca, Sagat, Vega, Ken, M. Bison, Ryu, Dalsim, Guile, I-Honda at si Mike Tyson. De, si ano yan, Balrog. Yung box niya. So, dyan rin binis yung mukha ni Tyson. Tapos, ito, meron tayong Blues. Si Blues Blues. Siyempre, naka-abot na. Blues Blues, Channel 7. And then, kung makikita nyo itong barya na to. Ito yung barya ni ito yung barya ni John Wick. Hindi ko pa maalaman. Si John Wick. Tapos, ito naman, siyempre si Mokona ng Magic Knight 3 Earth. Makikita natin sa baba, marami itong Magic Knight 3 Earth na collection ni Mrs. ko. Kasi ito namang bungo na to, ayan. Gawa ito ng isang kaibigan ko, ng isang friend namin. So, 30 pieces lang ata ang ginawa nito. So, isa ako sa mga mapapalad na nagkaroon. And then, eto syempre si Tuxedo Mask. Yan. Bihira na tumahanap sa mga figure. Ha? Si Tuxedo Mask. So, tinabi namin siya. Mahirap maghanap ng Tuxedo Mask na figure. Tapos, syempre, meron tayo rito
Chopper. And then, ang ganda kasi nitong orasan na to. Timer na to ni Chopper. So, sand timer siya. Ayan. So, gaya ng sinabi ko, ito binibenta ko siya. 2.7. Itong ating Princess Mononoke. Si Princess Mononoke, gawa siya sa hard resin. So, 3D printed to. Magagawa rin tayo ng mga figures. So, 3D printed itong Mononoke natin. For 2,700. Anyone magkakagusto rito, just PM us. And then, meron tayo rito ng Totoro. So, nagko-collect rin kami ng mga Ghibli. Meron akong isang Totoro, dalawa. And then, meron tayong itong No Face na to. Gawa ko rin siya, 3D printed din. Sa may gusto naman ito, binibenta ko lang siya for only 2,100 pesos. 2,100. And then, meron tayong, syempre, barko or boat ni Ponyo. Tapos, ito, isang diorama na boat. Nabili ko lang rin sa sale. Pwede yung ilagay yan sa mga diorama na Godzilla. Ayan. Tapos, ito, another 3D printed. Gawa siya sa, hard dress. This na that time when ginawa ko to, hindi pa siya hard resin. Pero sa mga magpapagawa nito, bigay ko naman siya for only 1,500 or 1,000. Tapos meron tayo itong si House. Ito, bihiran talaga siyang mahanap, so hindi na naman siya ginawa ito. And then meron tayong ito sa Studio Ghibli, syempre si Chihiro na may kinakarga na Pichu. Ayan, yung shades niya alam ko sa Dragon Ball yan kay Master Roshi sa isang mga gashapon nakuha niya. So itong may hawak na libro na to, naka-food kasama yan ito. So sa rin siya, sa Studio Ghibli rin siya. Kasi ito syempre si Sophie, matanda. Then, ito yung kalaban ni Captain Hook na kumagat sa kanyang kamay. Yung kumagat na kumain ng relo niya, ng clock. At syempre, meron tayo rito mga pagkain ni Ghibli. Itong bata na to, ayan, 3D printed ko rin siya. So, Spirited Away yan. So, may gusto rin magpagawa nito. Inibenta ko na lang yun for only 500 pesos. Sige, pwede na yun. Tapos, ito, kung makikita nyo yung kulay white na yan. Yan si Simba, the white lion. Tapos, yung katabi niya, Pinocchio na music box. Ayan. Sa music box na yan, binibenta na lang namin yan for only 2,000 pesos. Tapos, itong lion na to. Lion ba yan? Tapos, may hawak na isla. Ayan yata yung kaibigan ni Nadia. Nadia na to, may kwento ko sa Nadia na. Medyo antagal hinanap ni Mrs. to. Tapos one time may live, nasulyapan ko lang for almost 2 seconds lang, parang napasulyap ako sa Nadia. Kinulit namin yung seller na nakita ko to. So luckily siya talaga, akala namin. So, ang tagal niya naghanap, siguro mga 5 to 8 minutes siya naghanap ng ano, yung item na sinasabi namin. On live ah. So, pati yung mga curious na yung mga bumili. Kung sino ba yung pinapaan. Pero worth it naman ang nakita ko. So, nahiya na ako, minayin ko na. Kahit na hindi ko pa alam yung price. So, actually, nung pagsabi niya ng price, medyo namahalan ako. Pero okay lang. Kasi mahirap hanapin. So, ito rin, isa rin sa mga collection namin, si Goku at si Roshi. Yung Goku and Roshi na to, bihira na rin siya makita. So, kinolect na lang namin. And then, itong Goku na may stick na yan. Medyo mahal yung Goku may stick na yan. So, meron akong ganyan dati na benta ko for only 800 pesos. Pero ngayon, ang mga bentahan na nito ay nasa 2,000 pataas.
Pero nakuha ko lang to sa murang alaga, itong Goku na to. Hindi ko na lang rin siya binibenta ngayon kasi nga mahirap na maghanap niyan. And then meron siyang issue kasi sa belt. Nawawala yung kanyang tali na belt. Ayan, collect na lang siya. So ito pa yung isang Dragon Ball, si Goku, nahabol si Bubbles at nandiyan si Master si King Kai. Ayan, mahirap na rin hanapin yung gashap na yan, so tinabi na lang rin namin. Ito pa yung isa nating Totoro. Full collection na lang rin yan si Totoro na nakatabi ni Dennis na DXF. Yung Dennis na DXF na to ay nagkakahalaga ng 3,300 sa mga sellers sa Japan. Pero ito full collect lang namin. And then meron kaming music box ng Peter Pan. Ayan. Yung Peter Pan na music box na yun galing para rin sa Tokyo Disneyland. Binili lang rin namin sa isang kaibigan na seller. Napakabait. Ayan, shout out kay Sir Renz, ayan, salamat po. Ayan. Ayan po ang ating mga item dito sa taas. Oops, may nakalimutan ako. So, ito pala. Ito palang Akuma na to. Ito ay nabili namin sa isang kaibigan namin na seller na si Pang's Toy. Ayan. Check out nyo yung kanilang Facebook page. Ang bait ng couple na yan. Ang ganda ng mga items nila. So, meron pa yung trip ng mga items from Japan or pangapahan. Puntahan nyo po yung page ng Pang's Toys. Pang's Toy. Thank you, Ma'am Nice and Boss Bird. Thank you sa figure na to. Isa to sa mga centerpiece ko rito, si Akuma. Dahil umiilaw po ito. Tatry po natin ha. Yung crown sa taas na hindi niya talaga crown, pinatong lang. So ito yung first ito yung first level ng ating cup. So yun pa lang, medyo ang tagal na nakinain ng oras. So ito naman yung sa second. Ito yung mga for sale nating items. Ito si, alam ko sa QQ siya. So, binibenta namin to for only 850 pesos. Ayan, tapos itong pusa na to, 850 pesos din. So, si CC, ayan, hindi ko alam yung price niya pero mura lang rin yun. Nasa, nagre-range lang rin ng 800 pababa. Ito po si Sonico, 950. And then itong pusa na babae, 800. Ito scale figure siya. Nakasalamin nito. So binibenta namin ito ng 1,800 pesos. Ayan. Meron pa siyang alternate shades. Tapos itong Saitama, binibenta lang namin for 650. Ayan. Kung meron po kayo nagustuhan dito sa mga item na to, just PM us or message nyo lang Yaro and Neko sa Facebook. And then ito yung ating Conan. Si Conan. Si Detective Conan na may skateboard ay 1,250. And then itong ating Baki. Yung Baki natin ay gawa siya sa bato. Polystone. Toy R Us ang gumawa na to. So bihira lang kung makita ng Baki na nakaano. Naka-casual. Usually si Baki lagi nakubad. Tapos itong Blight. Ayan. Hindi na namin binibenta itong Blight. Pero ang ganda nitong Blight, napapalitan po yung kanyang mata. May hinihila lang sa likod na K-pop. Napapalitan yung kulay ng mata. And ito, itong doll na to, ito si Sailor Mars. So, yung katawan niya ay gawa ng works. Works ang tatak ng doll. And then yung mukha niya, hand painting na lang natin, hand painting ko yan. And then yung damit niya ay official naman siya na official naman siya na Sailor. So eto nung kasagsagan pa ng uso pa yung Squid Game, so gumawa ako ng dal na Squid Game.
Tapos meron tayo dito itong prinsesa na to. Hindi ko alam, sa Power Ranger ata yan. Siyempre meron tayong cute na bahay na yun. 100 pesos na lang yun. Tapos meron ulit tayo dito yung hatch, ang batang bubuyog. Meron tayo dito yung Jujutsu Kaisen si Itadori. Ah, si ano, Sukuna. Sukuna. Tapos ito, meron tayong Giyo. Magda-stopper na Demon Slayer na sa Giyo. Then ito, meron tayong Figwatch na Link. Itong Link natin, complete na accessories to. Merong kamay, merong muka, merong ulo, may base, may shield. Tapos meron tayo rito Demon Slayer na si Nitsu, na para siyang sumasamba. Ayan, for 1,200. And ito pa yung ibang mga Street Fighter natin. Si M. Bison, Dalsim, si Sanjeev, dalawang Sanjeev. Tapos meron tayong maliit na Vega dyan. Inuupuan ni Giyu, si ordinaryong ano lang siya. Ordinaryong pagong lang siya. Pero kinulip ko na lang rin kasi maganda siya. Pero for sale rin naman siya. And then meron tayo rito ng Beatrice, si Beatrice din. And then meron tayo rito ng cat. Ito mga articulated yung mga cats na to. Meron silang mga accessories. And then ito si Ken, na parang sumasamba rin. Si Ken ng Street Fighter. Then ito, meron tayo rito ng Monster Hunter, itong Lord na to, for only 1,400. Ito, Megazord ata itong robot na to, for 250 na lang. At meron syempre tayong Mai Shiranui ng King of Fighters. Yung Mai Shiranui natin, yung kanyang pamaypay ay custom lang yan. So, 1,500 lang yan si Mai Shiranui. Tapos meron rin tayo rito ng Volks. Meron tayo rito ng Dal, yung Dal na yan, Pulip Dal. 2,000 pesos yung Pulip Dal. Medyo mahal siya kasi alam niyo naman ang Pulip, so medyo pricey talaga. Tapos meron tayo rito ng apat na figure from Iwatubi Prince Swim Club. 1,500 na lang yung apat na yan. At syempre meron tayo rito vintage. So yung shop natin is more on vintage and rare. So ito si Robin, saka si Winnie the Pooh. Sorry, hindi nagpo-focus. Si Winnie the Pooh at si Robin. Ang year nila is year 1966. So, hindi lang magpo-focus. Focus natin. Okay, ito yung ating Pooh at Robin. So, si Pooh and Robin, binibenta ko siya for only 600. Pero tingnan niyo naman yung ano niya. Kung kailan siya ginawa. 1966. Winnie the Pooh. Napaka vintage na nito. For only 600 pesos lang siya. Si Winnie the Pooh saka si Robin. Then meron siya tayo rito ng mga Tinker Bells. May Chun-Li and Kami. Ito yung nasa second ano natin. Second palapag. So 1, 2, 3, 4, 5. So actually ito yung 4 story pang ano, pang 4th floor natin. So ito yung 5th floor. Baba tayo din sa 4th floor. And then ito na tayo sa 3rd. Ito sa 3rd. Ito ang makikita ngayon natin sa trailer. Meron akong Itachi saka Sasuke Ben. Sorry, hindi kasi ako nakakapanood ng hindi pa ako nakapanood ng Naruto. Pero kilala ko naman yung mga Naruto. So, ayan. Binibenta ko yan for 1,700. Wala lang silang mga base. And wala silang mga base. Tapos, itong weapon ni Sasuke, ginawa ko lang yung 3D printed.
So for 1,700 yun. Meron din tayo ritong resin, gawa to yata sa bato. For 650 na lang tong si Bruce Lee. Pwede nyo pang tawaran itong mga ito. Tapos meron tayo ditong All Might. And yung All Might natin, for 800 na lang yan. And meron tayong Deku and Shoto for 750 each, yung mga yan. Tapos itong si Toga. Toga is for only 650. And meron na naman tayo ritong Conan. Yung set ng Conan natin ay binibenta ko for 3,250. Itong so Conan na to, yung Conan set natin na yan, complete set, complete items yan or complete accessories. Wala lang siyang box. 1, 2, 3, tatlo na sila kasama ko na yung upuan for 3,250. And then meron tayo uling 3D printed dito. Ito isa sa mga 3D printed na gawa ko, si Joker. Binibenta ko for 3,000 pesos. And then, meron tayo rito yung Cloud and Fenrir. Ayan. Yung Cloud and Fenrir natin, may video ko nito sa YouTube. So, pakipanood na lang po kung meron kayong oras. Gusto niyo malaman yung mga abouts dito sa figure na to. Ayan, makikita niyo. So, yung figure na to, ngayon ko lang napansin, meron palang kulang na part dito sa motor niya. Kaya binibenta ko na lang siya ng 4,500. At meron tayo siyempre Jack Skellington for 950. May box pa yan. 950 na lang po yan. And then, ito yung isa nating Saber. Saber natin, complete siya. Wala lang box. 2-1 na lang po. 2,100. And then, ito naman yung ating Mewtwo na sa Pokemon. Si Mewtwo binibenta ko na for 850. And then meron tayong Hao and si Hao saka si Anna. Binibenta ko lang for 1,200. Set, dalawa na sila. Tapos itong mga articulated na Kamen Rider, 1,775 each. 1,775 each. Meron silang complete accessories, wala lang silang box. Siyempre may Shoto ulit tayo, 650 na lang yan. Tapos ito yung ating ito yung ating Full Metal Alchemist na si Roy Mustang, may kasamang babae na may baril tapos may aso pa for 1,000 pesos. Okay, tapos na tayo sa ating third, so bababa na tayo dito sa second floor. Parayin natin muna ito mga bossin para hindi sayang ang ating electricity. Okay. Baba na tayo ngayon dito sa part ng may mga dais. Ito mga part na to, ito yung mga collection ng misis. Hindi namin siya binibenta for collection lang talaga. Pero reflex ko na lang rin sa inyo. Itong magic knight na to, medyo mahirap na rin yan hanapin. So, kinulik na lang namin. And then, meron pa rin ito. Yung chibi, maligit. Ayan. Tapos, ito. Siyempre, itong tatlong to. Mahirap rin niya hanapin sa Japan. Pinag-aagawan rin ng mga buyer. Tapos, meron tayo rito ang mga dolls. Ayan. Itong dalawang dolls na ito, actually, nabili namin ito sa Japan. Itong dalawang to. And then, sumurod na lang to. Pinahanap namin sa isang set. So, yung tatlong yan, shoutout kay Sir Lance again. Thank you po sa paghanap mo. Itong dal na to, para sa akin. Tapos, ito yung susunod nating complex. Ito naman, ito ang isa rin sa mga pinakamahihirap hanapin ng pictures. Ito ang wedding peach. Nakuha namin itong wedding peach for I guess 3,500 na nabili ko. Tatlo na sila. So, nabili ko to. Wala siyang base. Ginawan ko lang ng base to sa 3D printer. And then, yung kanyang ipit na putol din to. So, ginawan ko na lang rin yung
alternative na paraan para maglagyan siya ng ipit. Ito yung mga dolls namin. Itong mga gandang mata na dolls na ito. Binibenta ko siya for 5,000 pesos. Dalawa na sila. Parang magkapatid sila eh. Tapos, syempre meron tayo rito. Ito si Phantom Tip Jean raw. Ayan. Phantom Tip Jean. Channel 5 raw yata. Ayan. And then, itong isa. Jenny doll ata siya. Basta, mga dolls ito ng wife. So, hindi yan binibenta. Baba na tayo dito sa first floor. First floor na tayo, mga hats. Ito yung mga collection na ng Serena. So, and as you see, sobrang daming mga Serena dito. Iba-iba. Meron pang Hello Kitty, mga Serena. Meron mga Serena na mukhang Shopee. Sirena, syempre, ng mga kilalang characters. At gaya nito, si Asuka ng Evangelion. At ito si Rei, si Sonico. And then, ito sa One Piece ata ito. Rin ang collection niya. Meron pa yan sa likod na parang book. Kasi ito recently lang na Serena niya. Ayan. Ayan yung kanyang mga Serena collection. So, tapos na tayo dito sa ating cabinet. So, lipat na tayo sa iba. So, addition sa ating mga Magic Knight collection. Ito. Collection din niya yan. Yung dal na to. Binibenta namin dito itong mga dolls na dolls at bag. Dolls siya na pwede rin bag. Itong si Mokona na doll na pwede rin siya maging bag. Ayan, para siyang sling bag. May zipper yan sa loob. Sa ano, ayan, sa taas. Tapos, once na niligyan mo ng laman ito, bubukol na yan. Lalaki na siya para siya magiging matabang ano. Matabang Mokona. Siyempre, dito naman tayo ngayon. Ito, meron tayong Panson Works na mga One Piece. One Piece na Panson Works. Si Smoker, saka si Ace for 300 each. And then, meron tayo itong one ng Pretty Cure na one. 400 for only 300 pesos na tayo. Ito yung ating Ursula. Tapos meron tayo rito. Ito, si Wedding Peach. Ay, si ba to? Si Dalika. Ayan. Alam ko sa Channel 5 rin itong Dalika na to. At syempre, sino pa naman yung kay Mad Hatter, si Alice in Wonderland. Ayan. Complete na yan for only 2,500 yung set na to. And then meron tayo ganito. Mga pilot ata to sa Gundam. Yung dalawang to. At meron tayong hindi ko kilala kung sino siya. Si Rewrite na mousepad. Meron din tayong mga robot ng Evangelion dito. For 900 na lang each. 900 each. Tapos meron tayo dito. Planet of the Apes. Na babae sa Planet of the Apes. Only 500 pesos. And then meron tayo dito mga Pokemon characters for only 550, 350, 350. Ayan. Tapos meron naman tayo dito character from Nanoha. Itong character from Nanoha na ito, binibenta ko na siya for only 720 pesos. Parang nasa 1.6 scale siya. And then meron rin tayo rito Nightmare Before Christmas na Jack. Dalawa yan. So, meron pa ako dun sa loob na malaki. So, itong malaki, 1,500. Ito, 800 pesos na lang. And meron tayo si Shuka from Doraemon. 250 na lang si Shuka. Siyempre, meron tayong Chip and Dale. Kaso lang wala atang isang kapart na.
Di ko alam kung sino si Chip o sino si Dane. 500 na lang kung ito. Meron tayong matabang Minigapu o only 1-1. Tapos meron tayo rito ang set ng Luigi, Waluigi, Luigi, Mario, and Wario. Tatlo for, apat sila for 3,500. Dalawa dyan meron pang max. Tapos meron tayong Bome figure. Itong Bome figure natin is 1,000 na lang each. Ito lang yung 2,000 pesos yung may pakpak. Itong dalawa, 1,000 each. Okay. Tapos ito, syempre, meron tayo rito. Jordan. Space Jam. 2-6 po ako dito sa Jordan na Space Jam. Baka may mga naghahanap. Tapos ito po yung ating Toy Story. Meron tayo nito, yung bear na si Lotso. Meron tayong Woody. Meron tayong Buzz. Ayan. Si Buzz for 1,000. Si Woody for 700. Ito namang Lotso is 1,000 na lang. Tapos meron tayo ritong Zaku. Itong Zaku na kulay pink is for only 1,100 pesos. Zaku na kulay pink. At meron tayo ritong, syempre meron tayo ritong Alien. Alien versus Predator. Yeah. Si Alien naman is for only 950. At meron tayong Beast ng X-Men for only 800 pesos. Naman tayo dito sa mga maliliit. So, meron tayong Saint Seiya na nipreto ko naman for only 200 pesos. Ayan, may kasama siyang parang ibon na doon sa kit niya. Kasi itong kit na nakakimono for 100 pesos, hindi ko siya kilala. Siyempre meron tayo dito mga Gundam Pilots. Yung Gundam Pilots ay kakasagin na ng 800 for 5 piraso siya. Tapos Chansey. Ingoy, hindi ko kilala. Ayan, meron tayong baby panda dyan. Itong chicks na merong sword. Meron tayo dito sa Final Fantasy. Nakakulay green yan. And then ito, letter F sa mga. Hindi ko siya kilala. Mga chibi. Mura na lang ito. Mga nag-arrange siyang 100 to 50 pesos. Tapos meron dito, ito medyo mahal lang ito. 1-2 po ako dito sa set na ito. Ito ay si Rockman. Kasama niya si Scissorman, tapos yung iba hindi ko kilala. Pero set of 5 for 1-2. Then meron tayo ditong Jack Sparrow, saka kasama niya si Dave Jones for 800. Meron din tayo ditong Bear Bricks na mga Gundam. Set of 7 for 1-3 na lang yun. Pero pwede pang tawaran. So, ito pa yung iba ng mga item natin. Ito sila Kinikuman. Itong set na to. Alam ko 13 pieces yan. For 1,000 na lang. Tapos ito yata isa. Alam ko ito ay sa Ranma 1/2. Hindi ko siya kailan. So, itong duck na to. Binibenta ko naman for 100. Nandito tayo ngayon. Ito naman ay 350, itong kulay blue box na to. Ito for 350 na lang rin. Ito 550. Ito 500. Ito si Jasmine for only 550. Ayan, si Lacus Slime. Si Mir ata yan, si Mir. Si Mir is for 1,000 pesos. At itong kulay blue book na to, binibenta ko na for 500. Siyempre meron tayong Dory at si Marlene. Marlene at si Dory, binibenta ko na for 800. Meron tayo dito ng college na Shaquille O'Neal for only 800 pesos. Meron tayo dito Snow White Deposit for only 550. Meron tayong set niya na Blue Exorcist ng tatlong yan for only 2,100 pesos. And then, ito yung ating Monster Hunter. Sorry. Ang lupa ko na. Si
Quest, Dragon Quest. Ito yung ating Dragon Quest na bago. Medyo pricey lang, mabigat siya. Mabigat rin yung price, 2.5. And then meron tayo rito yung siyempre yung favorite natin na wrestlers na Hulk Hogan and Ultimate Warrior. Nibenta ko na lang siya for set ng 1,000 pesos. And then ito, yung malaking bibig niya yan. Alam ko sa One Piece yan. Nibenta ko na lang yan for 550. Meron tayong Zoid na itong robot na to sa Zoid. Para siyang gorilla. Ayan, 700 na lang rin yan. Tapos another 3D printer na 3D printed item si Papay. Si Papay ay hindi ko na siya binibenta kasi medyo may mga issue yan. And then ito yung sa iba. Ito naman yung sa baba. Ito si, alam ko sa Fate siya, for 200 na lang yan. Meron lang mga issue. Ito yung Pichu natin, dalawang Pichu. Meron tayo rin yung liit na One Piece. Ito pa yung ating mga Evangelion girls, 250 na lang. And then ito sa Fate, si Rin for only 500. Okay, dito naman tayo mga awesome. Reflex ko na lang. Ito pala, baka may naghahanap sa inyo ito. Fruit, Devil Fruit. 150 na lang itong dalawa. Okay, so ito yung ating Mario. Ayan. Itong Mario na to ay bihira lang siya mahanap. So, medyo pricey rin. Inibenta ko siya for 8,000 pesos sa Mario na to. So, sino man may gusto dito sa Mario na to, just PM us on Facebook ng Gyaro and Neko. May nakita akong nagbebenta nito mga boss. Wala siyang box. And then madumi. Nasa 8K rin. Ito napaka pristine ng box. May box pa na napaka-kins pa ng table. For only 8,000 pesos. And then ito yung ating ibang items. So, nahinto tayo rito kay Disney. Itong Disney natin na Ariel. Ayan siya. Benta ko for 2-1 na lang yan, 2-1. And then, itong ating Evangelion na Asuka for 1,150. And then, ito meron tayo rito Ultraman, dalawang Ultraman. Yung isa 950, yung isa 850. Meron din tayo rito NECA na Kit or Pennywise. Pennywise na NECA. Meron din tayo rito yung Shaco Ganoshana na nauubad yung shirt for 3.5 na lang yan. And then ito, ito yung ating Alita Battle Angel for only 1K na lang. Bruce Lee for 1,800 si Bruce Lee. And meron tayo rito yung diecast mabigat. Ayan, diecast semi, diecast metal na Stay Pop. Si Stay Pop ay only 3,000 pesos. Meron tayo ritong ito. Ito, ito para siyang warrior na ito. So, ito yung itsura niya. Warrior na ba? Binibenta ko na ito for 2,000 pesos. Nakuha ko lang since na ng 2,000 pesos. So, baliktaya na lang. Meron tayo ritong Levi or Levi for only 1,250. Meron tayong Inuyasha, dalawa. Inuyasha and Sesshomaru, 1,000 each. And pag kukunin nyo yung dalawa, bibigay ko ng 1,900. And then meron tayong Jujutsu Kaisen na si Gojo. And para kay Gojo, bibigay ko po ng 550. And then meron tayong Kenshin dito, 750 na lang to. And meron tayong Nadja na need pang kulayan. So, model kit itong Nadja natin. Then, ito yung ating Gundam. Gundam Master Grade na si RX-78 for only 2,800. Okay? And, tapos, ito yung ating Wacky Wobbler na gawa ng Funko Pop na Walking Dead for only 800 pesos. And, may Barbie tayo rito. Yung Barbie natin ay made in Japan for only 350 pesos. Ito yung ating Shadow Moon for 1,000 pesos. Tapos ito yung ating mga Studio Ghibli. Studio Ghibli natin ay mga
wobbler din, pero para siyang ano, bilog yung ano niya ilalim, so mga bilog-bilog 1,800, tatlong character niya. Ito naman sa Laputa, ha? Ito yung sa Laputa ng mga character, dalawa lang rin siya, so for 1,200. Ito, 600 pesos naman akong bentahan ko rito sa Tiki Delivery. Card siya. Card siya na Trump card. Ayan, meron naman tayo rito Muppets na si Kermit the Frog. At syempre, meron tayo rito Code Geass robot. Robot ng Code Geass. Yung robot ng Code Geass natin, is minibenta ko na for 1,250. Then, ito syempre, may Jordan tayo na nakaupo sa throne. Pero hindi for sale siya. Not for sale to yung Jordan natin, for collection lang. Then, meron tayo rito yung Revolve. Itong figure na to ay ang Pat Labor. So, yung Pat Labor ay para siyang si Gundam. Panahon. Tapos ito yung ating mga loose na figures. So simulan natin kay Shirahoshi. Tapos ito yata yung Testarossa. Shirahoshi ay binibenta ko nilang for 700. Loose lang yun. Then si Testarossa for 300 na lang. May mga issue lang. Putol yung weapon. Walang cape. Ayan. Ito naman si Kurumi. Kurumi Ban. Benta ko nilang ito for 700 pesos. Ito meron tayong look. Silo naman ay 650. And then another Shirahoshi for 650. Ayan. Tapos meron tayo dito Ace for 350 na lang. And then meron tayong Kid for 550. Sabo. Alam ko 550 rin si Sabo. And then meron tayong isang Sabo dun sa likod for 680 pesos. Si Rei Ayanami. Nakahawak sa ayan, nakahawak sa baka for 400 pesos na lang yan. Then meron tayong Riley, Kid, and Luffy. So yung tatlong to ay binibenta ko na lang for 1,800 pesos. Then meron syempre tayong ayan, makakilala niya si Aling Puring ng Pure Food. Meron tayong mga figures dito na medyo pre-love naman siya. Mga nagko-collect ay meron pang ano yan, meron pa silang halaga. Ayan, tanong-tanong nyo na lang sa akin sa PM sa Kiero Inigo. So eto meron tayong Ted na staff toy. Tapos may mga merch tayo rito na tago 100 ng per pack. Ayan, may mga maraming keychain or meron siyang mga ano, mga pin Fudge. Tapos meron tayo ritong mga Noodle Stopper na Demon Slayer. So, 2, 4, 6, 8 yan. Meron pa tayong 8 pieces. Tapos meron pa dun sa kabilang cab. So, ito ay attache case na Giyu. Napakaganda sa attache case na. Meron ulit tayo yung Conan, Detective Conan. Ito yung ating My Shiranui na MIS for 1,700. Then ito yung ating Nano Hasef for 900 na lang yan. Tatlong character na yan. Tapos meron tayong Ghibli House dito, mga boss. Hintayin, baka mag-post na ako na regarding sa video na tungkol dito sa ating Ghibli House. So proceed na lang tayo dun sa kabilang cabinet. So, tapos na tayo rito. Ayan. Yung kahabaan ng ating natapos na i-explain na cabinet. Ayan. Ito. Ayan ang ating kahabaan ng mga in-explain ko sa inyong mga item. So, dito naman tayo. So, ito naman yung ating mga items dito. Dito sa section na ito, ito yung mga malalaki. Meron ako ritong ayan, si Gloomy for only 3,000 pesos. Meron tayo ritong Snorlax for only 2,500. Si Doraemon 1,500 na lang. 1,300 pala, sorry.
And then ito, 2.5 na lang rin. Pikachu. At ito naman si Ralph, 2.3 na lang, 2.3. Si Clock na... Clock na Ultraman natin ay binibenta nyo for only 1,000 pesos. Tapos meron isang kasama, isang vintage na rin na Ultraman for only 300 na lang. Ito yung ating si Nemo. Si Nemo naman binibenta for only 900 pesos. Ating Mario na nakasakay sa Yoshi is 1,500. And then meron tayo rito. Pag 900 na coin bucket. Meron tayong back coin bucket na minion. Tapos meron tayo dito. Eto. Eto ay sa Turbo Rangers. Actually, hindi siya model. Hindi siya figure. Isa siyang board game. So, medyo pricey na rin yan at vintage. Eto yung ating Grandista Tanjiro at Senetsu for only 650 na lang each. And then ito yung medyo bago-bago pa na My Hero Academia na Shoto Todoroki for only 3,800. And tapos syempre meron tayo rito mga robot. Itong robot natin ay si Combattler. Combattler B. So ito siya. So sayang hindi siya yung si ano, si Voltes 5. So, trivia lang, si Voltes 5 ay si Combattler ay masikat kesa kay Voltes 5. Pagdating sa inyo. Siguro yung mga Pinoy lang or yung ibang lahi lang talaga. Pili lang yung mga sa naluloko sa Voltes 5. Pero siyempre as tayo mga Pinoy, yan mga kinalakayan natin si Voltes 5. Hoping na someday magpa-Voltes 5 yung tayo. Tapos meron ako rito na Kenshin Himura, The Final, The Beginning. Itong Kenshin na to ay binibenta ko for only 13,500. Ayan. Pero pag nakuha nyo to, meron kayong gift sa akin. Ayan. So sa anyone na makakuha nito, may mga previs kayo makakuha. Ayan. Actually, piniplex ko yung previs nito sa live. Pero pag nakuha nyo itong freebies na to dahil sa nanood kayo ng YouTube na to, may bibigay ako sa inyo mga freebies na higit pa dun sa pinakita ko. So ito pa yung iba natin mga items. Ayan. Hindi ko na may explain yung iba, medyo mahaba na eh, pero sige, tatry ko na lang kung ano sanang kakayanin. So syempre meron tayo rito yung Ghost Fighter. Itong Ghost Fighter set na to, hindi ko pa siya binibenta. Actually, ito lang binibenta ko yung Ghost Stopper. Siguro someday pag ano, pag nakompleto ko na itong mga to, ayan, saka ko sila ibibenta. So, ito wala na, na benta na to. Si Jericho. So, ito na lang. Itong set na lang. Actually, kukompletuhin ko na sila. Ito isa sa mga gawa ko. Alfred at ito si Karasu and si Taguro. Ayan yung mga 3D printed natin. So pag nakompleto ko na yan kasama yung mga kasamahan ng Taguro din, sa ako sila ibibenta. For now, display lang muna sa ibibenta. Ito yung ating mga Dragon Ball. Hindi ko na mape-press yung isa-isa mga bossing. Ayan. I-PM nyo na lang ako or bilugan nyo pag napanood nyo tong video na to sa YouTube. And thank you very much sa lahat ng mga kapanood nito at nalaman nyo kung magkano yung item or nag-inquire kayo dahil napanood nyo sa YouTube yung mga item dito. Meron akong mga regalo sa inyo or meron akong mga previous sa inyo na matitindi. Ayan. Salamat po sa mga nanood nitong video na to. Then, ayan. Pasyal lang po kayo dito sa ating shop sa Gyaro Eneko. Sa Facebook, PM lang po kayo. Just PM Gyaro Eneko sa Facebook. And then just follow us on YouTube, Gyaro Eneko. Please subscribe. Thank you very much po and good day. Thank you.